Ika-27 ng Abril, Sabado, sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkabuhay ni Jesus sa unang araw ng Sanlinggo, una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula rito'y 7 demonyo ang pinalayas niya. Umalis siya at ibinalita ito sa mga kasama ni Jesus na nooy umiiyak at nagluluksa. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya nang marinig nilang buhay si Jesus at napakita sa kanya. Pagkatapos nito, nagpakita naman si Jesus sa ibang anyo sa 2 sa kanila habang papunta't sila sa labas ng bayan. At pagbalik nila, ibinalita rin nila ito sa iba pa pero hindi rin sila naniwala sa kanila. Sa dakong huli, nang nasa hapag ang 11, nagpakita sa kanila si Jesus at pinagsabihan sila dahil sa kawalang paniwala nila at katigkasan ng puso. Hindi nga nila pinaniniwalaan ang mga nakakita sa kanya matapos siyang buhayin. At sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Hindi naging madali sa mga alagad na sumampalataya agad-agad na mulingang nabuhay si Jesus. Nagalit ba si Jesus sa kanyang mga alagad sa kanilang pagdududa at kawala ng pananampalataya? Parang hindi, sapagkat kahit ganoon ang kanilang reaksyon sa pangyayari, ipinagkatiwala pa rin ni Jesus sa kanila ang isang pinakamahalagang atas. Ipangaral ang mabuting balita, hatid niya sa buong daigdig. Ituring na lamang natin itong isang paglalambing. Alagad pa rin niya ang mga ito kahit may taglay silang kakulangan at kahinaan. Lubos pa rin ang kanyang tiwala na may kakayahan silang ipagpatuloy ang kanyang misyon dito sa daigdig sa kabila ng lahat. Pinatunayan naman ito ng mga unang alagad. Naging masigasig sila sa pagpapalaganap ng mensahe ni Jesus. Utang na loob natin sa kanila ang ating pananampalataya sa kabila ng kanilang mga kakulangan at mga limitasyon. Kung tutusin, gawain pa rin naman ito ni Jesus. Kinasangkapan lamang sila. Kanila iyong natupad. Pagsasagawa, paanyaya sa lahat ang pagpapalaganap ng mabuting balita ni Jesus. Huwag mong sasabing, hindi mo ito magagawa. Alam ni Jesus ang ating mga kahinaan at kakulangan. Hindi siya humihingi ng labis at lampas sa ating makakaya.